May napansin ka bang kakaiba na tila parang naglalaylo ngayon si Celeste Cortesi sa kanyang mga social media profiles? So, hindi na siya masyadong nagpo-post or comments sa Facebook or sa Instagram. Parang yung mga social media managers na lang niya ang mga bahala sa kanyang visibility online. So, mapapa-question ka, bakit kaya? Kaya, isa ka ba sa agree na dapat limitahin ang social media presence ni Celeste Cortesi para sa kanyang preparation sa Miss Universe 2022/2023, ang 71st edition ng pageant na ito? So, pag-uusapan natin ang 5 possible reasons kung bakit medyo laylo si Celeste Cortesi. So, ngayon, sisimulan na natin. Ang first is to promote mental health. And yes, mga nakakatulong talaga kapag medyo umiiwas ang isang tao sa social media browsing, kasi nga 'di ba kapag may nakikita siyang bashing, so kapag may mga negative criticisms toward a person, syempre hindi naman tayo ipokrita na nasasaktan. So kapag nasasaktan tayo, affected yung ating confidence level, yung ating preparation medyo nahahati kasi iniisip mo yung sinasabi ng mga tao kesa dapat mag-concentrate ka sa mga practices mo. And nangyari yan sa mga ibang candidates na kung saan medyo dinibdib nila yung mga comments sa kanila online. Kaya yes, minabuti talaga na i-limit ang social media presence ng isang particular candidate. Okay, so number 2 is ito yung pagko-concentrate ng trainings. And yes, medyo napaaga ang pagpunta ni Celeste Cortesi together with her glam team sa US of A. It's because may mga additional na events o kaya marami pang mga activities na gagawin nila doon. And importante yung paglilimit sa social media para yung full force, yung pagtitrain is at least magkakaroon ng dedication, full dedication sa training. And kapag nakahati kasi yung concentration mo sa ibang bagay, such as if you're going to use social media, parang, alam mo yon, hindi full force, hindi ka dedicated sa inyong craft. Kaya, pwedeng maka-apekto ito sa performance ni Celeste Cortesi, sa kanyang rampa, Q&A, yung confidence, yung mga ganun, confidence MMA, dun sa pageant prelims and finals. Okay, tapos ang pang-third naman is ito, yung nakakabawas talaga ng attention. So, instead of you're having a 5 na itatime management mo, magiging 4 na lang. So, ang mangyayari is magkakaroon ka ng more time to focus sa mga natitirang itineraries mo. Kasi kapag magkakaroon ka pa ng isa, dagdag responsibility. So, lesser responsibility ang ibig sabihin nun, and at least matatapos niya yung mga task niya on a daily basis, magkakaroon siya ng mas magandang plan, mas magandang execution kung ano man yung mga ginagawa nila. So, ito ang nakakatulong para sa kanilang preparation before the pageant will officially start next year. So, less than 1 week na ngayon, no? Kaya, mas maganda kapag mababawasan yung attention ng isang tao para at least focus na focus talaga sila sa ginagawa nila. Okay? Ang number 4 is promote relaxation. And yes, kapag nakakabawas ka ng activities or nabawasan yung responsibilities mo before ka makikipag-compete, alam mo yon, you will have a chance na makapag-relax. Alam mo yon, kapag hindi ka nagsa-social media, imaginein mo na pupunta ka sa beach, di ba? Hindi kayo nagte-text, hindi kayo nagpa-phone. Kasi nga, ang concentration mo is mag-relax, mag-swimming, amuyin yung mga breath of fresh air, yung ganun na relaxation eksena kapag pumupunta kayo mag-travel sa mga ibang places, sa resorts, or sa mga beach. Ayan. Kaya, importante talaga na i-limit ang social media presence. Okay. And ito yung pinaka, for me, effective. Number 5 is yung element of surprise. I think na-execute ito ni Bea
ni Bea Gomez, Luigi Gomez, nung time niya, nung sumali siya last year. It's because alam ng marami na ay, alam yon yung parang confidence nila kay Bea is hindi as spectacular as Celeste or Catriona, pero yung element of surprise bumulaga sa kanila. Pati yung mga foreign pageant vloggers na nagulat sila na nakapasok si Bea sa top 5. Kasi hindi nila na-realize na sobrang ganda ng kanyang rampa, steady yung kanyang confidence factor, and na-underestimate nila yung kakayahan ni Bea. Kaya ganun din ang gagawin nila kay Celeste Cortez, kasi mas maganda kapag hindi masyadong overhype, overexposed sa social media na to the point na mauumay na yung mga tao sa kanya. Yung ganitong eksena ang maganda para kay Celeste Cortez, para mas marami talaga yung room for them to change kung ano man yung pwedeng gawin na idagdag bawas para maitama kung ano pa yung mga adjustments na gagawin. O di ba? Kaya that's it. These are my 5, o di ba? Ang dami kong sinulat. 5 reasons kung bakit importante ang pag-limit ng social media para sa mga international contestants such as si Celeste Cortez. So, ang masasabi ko lang is malaking factor talaga yung fan behavior. It's because ngayon nagkakaroon na talaga ng merit yung mga fan behavior. It's because kapag alam ng staff ng isang organization how rude, how rabid yung mga pageant fans, pwedeng makaapekto ito sa performance ng isang candidate. And ginagawa na niyan yung mga ibang beauty pageant organization. O diba? Kaya mag-ingat-ingat kayo kung ano yung mga sinasabi niyo sa comment. And as much as possible, huwag nating i-bash ang other countries or other candidates. Kasi, diba, magkakaroon ng reflection ng bad image sa ibang lahi na ay ganito pala ang mga Pinoy pageant fans, mga eksenadora, mga ganyan. So that's it. I hope na may na scoop kayo dito sa video na to. Sana nakarelate din kayo. So thank you very much and happy holidays. Always stay safe.